Mapagpalang araw, brothers and sisters in Christ. Ang panahon ng Semana Santa ay isang panahon na kung saan ang kasakdalan ng pag-ibig ng Diyos sa San Sinukob ay atin pong masasaksihan. Mahigit 20,000 taon na ang nakalipas nang patunayan ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin na mula alas 12 ng katapatan ng tanghali hanggang sa 3 ng hapon ay nakabayubay ang ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo kasama ang 2 kawatan o 2 salarin na kung saan dito namumutawi sa kanyang mga labi ang 7 huling wika. Sa loob ng 3 oras na ito ay ating pong magugunita ang pagpapakasakit ng Panginoon bilang pagpapatunay ng kanyang wagas at di malirip na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pag-ibig niya sa akin, pag-ibig niya sa iyo at pag-ibig niya sa bawat isa na ibig magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya, buhay na walang hanggan sa piling niya. Sa tagpo ng Semana Santa ay pinatunayan ng Diyos at matutunghayan po natin na ang 7 huling wika na sinulat ng 4 na ebanghelista o nagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon ay marahil hindi ito ganong kasunod-sunod. At ito ay ang binabanggit ng 4 na ebanghelista, halimbawa sa 1, 2, at 7 huling wika, ito ay makikita po natin sa ebanghelistang si San Lucas sa kabanatang 23, ang mga talata ay 34, 43 at 46. At ang panglima, pangatlo at panganim na huling wika, ayan po ay matutunghayan natin sa ebanghelistang si San Juan sa kanyang ebanghelyo sa kabanatang 19, ang mga talata ay 26 hanggang 27, 28 at talatang 30. At ang pang-apat na huling wika naman ay matutunghayan po natin ito sa ebanghelistang si Mateo at si Marcos. Sa Mateo 27 ang talata po ay 46 at sa ebanghelistang si Marcos naman ay sa talatang 34 sa kabanatang 15. Ang layunin ng pagpapahayag ng 7 huling wika ay hindi batay sa pagkasunod-sunod o yung kronolohikang pamamaraan, kundi ang kahalagahan o ang nilalaman ng 7 huling wika ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So sa talata po ng 32 sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23, dito po ay inilalarawan ang sitwasyon na kung saan si Jesus kasama ng 2 kriminal ay dinala sa bundok ng Golgota o bundok ng bungo na kung saan sila ay ibinitin sa cross. Kaya ang 1 huling wika ng ating Panginoon, Lucas 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang kataga. Ito nalangin nung puno ng pag-ibig sapagkat Jesus na bagamat nakapagpayub sa krus, ang laman ng kanyang puso ay pag-ibig para sa mga makasalanan. Kaya ang nasambit niya sa kanyang panalangin, hindi upang iligtas siya ng Ama sa tiyak na kamatayan sa krus, sa kahiyan sa krus, bagkus ang namumutawi sa kanyang mga labi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Brothers and sisters in Christ, ito ang kataga ng pagpapatawad, kataga ng pag-ibig ng Diyos sa sangsinukob. Hindi kayang magpatawad ng isang tao kung hindi nagahari sa kanyang puso ang dakilang pag-ibig. Hamon ito sa bawat isa sa atin, natularan natin ang Diyos na magpatawad sa ating kapwa. Ang ating kapwa ay laging nagkukulang at nagkakasala din sa atin. Kaya mahalaga na sa ating pananalangin, huwag tayong sumintro sa ating sarili, sa ating mga kasalanan. Bagkus isama natin higit sa lahat
yung mga tao na nangangailangan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanang nagawa, ilapit natin sila sa Diyos, ihingin natin ng tulong, ng habag, ng pag-ibig ng Diyos na sila man ay patawarin sa kanilang mga kasalanang nagawa. Mga taong patuloy na mamuhay sa kadiliman, mga taong patuloy na tinatahak ang landas ng kasalanan, mga taong paulit-ulit na nagkakasala, na kagaya ko, kagaya mo, sila ay makasalanan. Kaya mahalaga na sa ating pananalangin sa Diyos ay isama natin sila upang sila man ay magkamit ng kapatawaran, kagaya mo at kagaya ko. Walang tao na hindi kayang patawarin ng Diyos kung siya ay nagbabalik loob sa Kanya. Kaya, brothers and sisters, talaga na sa ating pananalangin ay patuloy nating panghawakan ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ito ang nararapat dahil ang kapatawaran ay para sa bawat isa. Ang sabi nga ng Roma 3, ang talata ay 25 hanggang 26, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kaniyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So alam natin kung sino yung mga dapat nating patawarin, mga tao na mahirap mahalin dahil sila ay gumawa ng hindi maganda sa iyo, ibinigay mo ng iyong kamay, pati braso ay kukunin pa sa iyo. Subalit ang sabi ng Diyos, anuman ang kasalanan na nagawa sa iyo ng iyong kapwa, marapat lamang na sila ay iyong patawarin sapagkat ikaw man ay patuloy at paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Dahil kung bigyan ng hangganan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at kanyang pagpapatawad, wala sino man sa atin ang makakarating sa kaharian ng langit o makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa bawat sandali, maya-maya, tayo po ay nagkakasala. Kaya ang sabi ng Diyos, manalangin kayo, walang sawang manalangin. At sa ating panalangin, humihingi tayo ng habag, humihingi tayo na tayo ay muling patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, conditional ang pagpapatawad na makamtan natin, at ang kondisyon na yan kung tayo ay nagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Ang Diyos ay nililibat ng mga tao na nasa paligid, nasa paanan ng cross na kanyang kinalalagyan kasamang dalawang kawatan. Subalit hindi iniintindi ng Diyos anuman ang sabihin, anuman panlilibak, sapagkat ang namumutawi sa puso ng Diyos ay ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay hindi mahirap, dahil ang sabi ng Biblia, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa natin na ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat ang Diyos ay matuwid. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mahalaga, kapatid, huwag nating kaligtaan na mismo ang ating sarili na makasalan. Patawarin natin ang ating sarili. Huwag mong kamuhian ang iyong sarili na lagi kang nagkakasala, dahil ang Diyos mismo ay nagmahal ng labis sa iyo. Ang Diyos ay handang magpatawad sa tuwing ikaw, ako, bawat isa sa atin ay lumalapit sa Kanya upang hingin ang kapatawaran.